بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa Islam, meron po akong maikling kwento sa inyo patungkol sa isang tabi'i. Pag sinabing tabi'i, sila po yung mga tao, yung mga tabi'un, sila po yung mga namuhay pagkaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nasaksihan po ng mga tabi'un, yung mga tao na ito, ang mga sahaba, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasama sila sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakapag-aral sa kanila. Ano po? Nakita nila yung mga sahaba, yung mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kwento rito, may isang tabi'in na mashhur, ibig sabihin kilala ang tabi'in na ito. Ang pangalan niya ay Imran bin Hittan. No? Si Imran bin Hittan. Ang kwento niya, siya po ay isang tabi'in na napaka pangit at maliit na lalaki. Pangit siya at maliit na lalaki. Ngayon, meron siyang nakitang magandang babae. Ano po? Magandang babae na mula sa Khawarij, ibig sabihin lumabas sa paniniwala o hindi sumusunod sa amir, sa batas, sa pinuno ng mga Muslim. Iba yung akida niya, iba po yung paniniwala ng babae na ito. Mayroon siya mga bid'a, siya po ay Kharijiyah. At ngayon, sabi ni Imran bin Hittan, gusto kong pakasalan yung babae na ito upang mahatak ko siya, siya ay mabilang sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ang niya o yung layunin, ang intensyon ni Imran bin Hittan ay baguhin, ano po, hikayatin ang babaeng ito patungo sa tamang landas. Tayyip. Ngunit nagkamali ang kanyang pananaw. Kumbaga nabago ito. Si Imran bin Hittan ang nahatak ng babaeng ito. Kumbaga, ang layunin niya na mabago yung babaeng ito, bumaliktad. Siya yung nahatak ng babae patungo sa kaligawan. At si Imran bin Hittan, isa po siyang manunula, siya pa ay napabilang sa mga ulama ng Khawarij. Tignan niyo yung fitna. Kaya naisalaysay sa kwento pa, isang pagkakataon dahil sa sobrang ganda ng kanyang asawa, si Imran bin Hittan nakatitig sa kanyang asawa. Tinignan niya. At dahil sa sobrang ganda ng kanyang asawa, hindi naalis ang kanyang pagtingin. No, tinitigan niya lang ng gusto. Parang dahil sa sobrang ganda ng kanyang asawa, halos matunaw na. Ika nga. Biglang nagsalita yung babae. Sabi ng babae, bakit mo tinitigan ng ganyan? Sabi ni Imran, alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat kay Allah na ikaw ay ibinigay sa akin bilang asawa. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Ngayon, sinabi ng babaeng ito, kung ganun, ikaw at ako ay maninirahan sa paraiso. Sapagkat ikaw ay nagpasalamat at ako naman ay nagtiis sa iyong kalagayan. Ngunit ang ibang ulama sinasabi yung kwento na ito ay yung nagtiis si babae at si lalaki nagpasalamat. Sabi ng ibang ulama, daif yung kwento na ito. Kasi nga, si Imran, ano ba, bin Hittan, siya po ay nahatak ng babae. No, may mga dahilan kung bakit sinabi nilang daif o mahina yung kwento na ito. Pero yung shahid dito, mga kapatid, bilang isang Muslim, kapag gusto mong mag-asawa, pumili ka ng babaeng nasa tamang manhaj, nasa tamang paniniwala, nasa tamang aral, ano po, hindi yung mag-aasawa ka ng babae dahil sa kanyang ganda, dahil sa kanyang yaman, ano po, piliin mo ang babaeng na may tamang paniniwala kay Allah, tamang akida at may magandang pag-uugali sapagkat yan ang tunay na kasiyahan. Nanabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'a minas sa'ada, may apat na nagpapasaya sa isang sumasampalataya at kabilang rito ang babaeng mananampalataya at ang babaeng mabuti, no? Kapag ang asawa mo, ang babae ay mabuti, may takot kay Allah, magiging masaya ka sa mundo at hindi magiging miserable ang buhay mo. Kaya ang aral na mapulot natin dito mga kapatid, ang aral na ating mapukulat dito, kapag gusto mo mag-asawa, huwag kang magniniya na babaguhin mo si fulana. Hindi naghihijab siya, tapos ang niyat mo, inshallah mabago siya, maghijab siya. May mga kilala pa rito, may isang tao dito, ilang taon niya ng asawa yung sister, pero hanggang ngayon yung asawa niya hindi pa rin naghihijab. Mutabar, hijab pa rin. Kaya sa mga kalalakihan, ang niyat mo kapag ikaw ay mag-asawa, ifa, no, para maging malinis ka. Malayo ka sa fitna. Hindi yung mag-aasawa ka para madagdagan ang iyong pera o madagdagan ang iyong sahod. Hindi ka nag-aasawa sa pera, hindi ka nag-aasawa sa ganda, nag-aasawa ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin mo ang babae para kay Allah subhanahu wa ta'ala.
So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.